blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Live here at Jesus Comfy Cavite Page. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is good all the time. Yes. God is good all the time. Praise the Lord. God is good. He is good all the time. All the time. God is good all the time. God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mga pagpalang gabi sa ating mga kapatid. Ako si Pastor Ruben. Good evening, Ninang Amor. It was so blessed to see you. Yeah, Sister Mira Mendoza. Sabay-sabay tayo. Magbahagi ng salita ng Diyos. Please do share and like this video. Ayan, click na natin yung share sa ating digital evangelism share. Mami Jo, good evening Mami Jo. Yeah, praise the Lord. Sister Lola, good evening. Sherry Clarion, salamat sa Diyos. Sister Ibeng, Sister Miki, good evening po sa mga kapatid natin sa Japan. Good evening din sa ating Sister Tess. Good evening si Mami Kylie, Sister Ethel Rock Padasay. Praise the Lord sa buhay ninyo, mga kapatid. It is on our third day sa ating prayer and fasting. And we are so blessed that alam namin, kasama namin kayo sa panalangin at pag-aayuno bilang paghahanda sa darating na huling anim na buwan ng taon ito. At alam natin, sa ating preparation, may tagumpay na naghihintay. Good evening sa iyo. We miss you, Brother Eric Camposano and Sister Carol. Sis Josie Nogoy, hello sa iyo. Jess, Sister Arlene, good evening. Sa lahat ng kasama niyo dyan, Sister Olive, Sister Tess Estavillo. Praise the Lord. Ayan, Sister... si Brother Noel Papina, Brother John. Good evening din, Adeline Cheng, Patricia, Sister Amy, sa iyong family, Celine Rovilio. Salamat sa Panginoon for joining us sa gabing ito. Samahan niyo po kami, hingi tayo ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Let us welcome the presence of the Lord. Close our eyes and bow our heads. Father, we thank you, we bless you. We just want to give you praise and glory and honor. Worship, you are worthy. Salamat Panginoon naming buhay, Diyos naming tagapagligtas. Ama namin na sa langit, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, maraming salamat. Tonight we invite your presence in our midst. Samahan niyo po kami Panginoon sa gawain ito at palakasin ang aming mga physical, mortal na katawan. Palakasin niyo rin ang aming mga spiritual, emotional at mental. Bigyan kami ng kagalingan. Lord, ngayong gabi, buksan niyo pong aming mga puso. Linisin niyo po ang aming mga isipan. Alisin ang mga distraction, disturbance, delay, deception ng kaaway upang marinig namin ang salita. Salamat po, Lord. Magpa-focus kami sa iyo. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. At lahat ng ito ay isa sa buhay namin. Lord, tonight we pray that you will dwell in the praises of your people. Let your presence be with us. Let us experience, Lord, yung presence mo, yung power mo, yung peace, yung joy, and Lord, even the healing ngayong gabi. Magpagaling ka po, magbago ka ng aming buhay. Patuloy mo po kaming baguhin, aming Ama sa Langit. Maraming salamat, Lord, at sa pagkakatong ito, salamat din sa mga kapatid namin na kasama namin sa pagbabahagi ng salita. Pagpalain niyo po silang lahat. Sa aming mga kasama live, ganun din sa mga digital evangelists, sa mga magnanonood ng replays. Lord God, pray Lord, bigyan niyo po kami ng special blessing na nanggagaling sa iyo. Sa mga kasama namin sa fasting, Lord, special blessing yung pag-alaw niyo sa aming mga kapatid. Maraming salamat. And muli, God, we want you. We want you in the midst of this gathering, Lord. Even online, alam namin, kasama ka namin. At ang mga awiting ito'y nagpapaalala na sa tanging grasya mo lamang kaya kami ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Lord, tonight we just want to honor and bless you.
Samahan niyo po kami sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. 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 Ayan, salamat sa Panginoon. We just finished praying. Sa mga kapatid natin, kakapasok pa lamang, wini-welcome namin kayo dito sa OPM, Online Prayer Meeting. Live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban, Mondays to Fridays hanggang alas 8 lang tayo. Simula natin, alas 7, maya-maya kakantahin natin, Only by Grace. Kaya get ready! Get ready to sing this song to the Lord. Ate Rica Del, we miss you, Kuya Zen, Sister Princess, Ate Ruth. Ayan, salamat sa mga kapatid natin na may kalakasan, kalusugan. Happy, happy birthday sa ating kapatid, Brother Dan Montoya! Happy birthday! Good evening sa'yo, Sister Abby, Aubrey, Adeline Cheng. Daddy Steve Reynolds. Good evening din po, Sister Susie Abon. Ayan. Sa mga first time, pakitay po dyan. New blessing. Welcome. Good evening sa inyo, Tito Renny at Tita Nida, Karen, Ash, Crystal. Good evening. Alright, ihanda na natin ang ating mga puso para sa napakagandang awitin binigay ng Diyos sa atin, Only by Grace. Totoo yun eh. That is only by grace that we are free. It is only by His grace that we can live a life that is pleasing to His name. Kaya kung tayo po ay naligtas, ito ay hindi dahil sa paggawa natin ng mabuti, kundi dahil sa grasya ng Panginoon, sa Kanyang kalooban, niligtas niya tayo. Maraming salamat sa ating Panginoon Jesucristo. Good evening sa iyo, Sister Mao. Brother Huge, good evening. Congratulations sa ating kapatid. Okay, we're excited to sing this song. Sabayan niyo po kami, mga kapatid. Pakipost yung lyrics dyan, Jesus Comfy. Ayan, pamagat ito, Only by Grace. Brother Henry, good evening sa inyo. Muli, in-invite namin kayo. Sabay-sabay po tayong mag-share ng ating live video. Ayan, pakiclick po yung share. Ayan, may share doon sa baba. Tapos, lalabas na yan sa inyong wall. Pakitype yung right post. Kung gusto mo mag-type, maganda. Ayan, thank you, Lord. Okay, okay, praise God. Salamat sa grasya ng Panginoon. Tara at awitin natin ito sa Diyos. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong grasya. Ikaw ay mayaman, ngunit naging mahirap para kami maging mayaman. It's only by your grace. Blessings in you, I'll serve you, Lord.
You're setting us free. Now my life has found meaning. Great blessings in you. I'll serve you, Lord Jesus, forever. And now we are God's children, alive and made new. By His blood He redeemed us. Oh, that's a great news. Let us give Him the honor, glory and praise. I'll serve you, Lord Jesus, forever. Only by sa Diyos na buhay. It is only by grace. Tama yan. At araw-araw kailangan po natin ng grasya ng Panginoon. Lord, Your grace is sufficient in our weakness. Kaya kapatid, mapagtatagumpayan natin kung ano man ating inaharap at mapaglilingkuran natin ng Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon for joining us in the song to the Lord. Pamagat niyan, Only by Grace. Available yan soon sa ating YouTube channel. Praise the Lord. We invite namin kayo to follow us on our YouTube. Nandun yung ating mga composition. Type nyo dyan, Jesus Comfy Cavite. Subscribe, mag-like sa ating channel. At syempre, dito rin sa ating Jesus Comfy Cavite page sa Facebook. Paki-like po and follow para lagi po kayong updated sa ating mga gawain at schedules. Ayan, good evening po sa ating lahat, sa mga kakapasok pa lamang. Wini-welcome namin kayo dito sa OPM Online Prayer Meeting. Live tayo from Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban. Mapagpalang gabi sa mga kapatid natin. Kung first time mo, pakitype new blessing. Good evening, Mami Cynthia Serafica, Sister Maricel, Lori Lay, good evening, Sister Gina Ocampo, Brother Willie. Ayan, binabati natin sila. Praise the Lord, Ninang Ellen Inosoylo, mga kapatid natin sa J Comfy Greece, Sister Ching, good evening. Pastor Bong, Pastor John joining us tonight. Salamat sa Diyos. Good evening din po, Sister Charito Mapalo, Brother Roy Limpin. God bless you po sa ating J Comfy Canada, Brother Twini, Sister Jem Torres, si Sister Josel, Sister Charity. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Purihin ang Diyos. I am Brother Efren Calomarde, Abigail Rodillas. Good evening po. Sister Grace Omori. Ayan, Kuya RJ. Thank you, Lord. Sister Cynthia Oleta, Brother John. Praise God. Ayan. Julieta Martinez. Good evening po, Sister Juliet. Sister Luz Lazatin and Reza Luna. Ayan. Sister Lynn Quaresma, mga kapatid natin sa China. God bless you. Pinabati din natin, mga kapatid natin sa Middle East. Ayan, Sister Reese Encarnacion. Good evening, Ate Riza, Elisa, Kuya Jum. Praise the Lord sa buhay ninyo, ha? Amen. Salamat. We are so happy na makita namin kayo. Ninang Amor. Ayan, Ninong Oscar. Good evening, Sister Mercy. Nakita kami kanina, pinanalangin natin sila. Patuloy na nagbabago ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. At syempre, patuloy tayong makinig ng salita ng Panginoon. Kaya po sa mga tatay at potential na tatay at mga magiging tatay na, ayan, salamat sa Lord. Ini-invite namin kayo sa darating na Sabado. Excited, excited na kami. At sana excited ka din na mag-join sa ating Good Fatherhood event. Ayan, pag-uusapan natin, paano ba maging tatay? Siyempre, pupunta tayo sa Bible. What it takes to be a good father. Kaya join na kayo. Simple lang, kailangan mo mag-download ng Zoom. Ayan, mag-download ka na ng Zoom. Mag-download ka ng Zoom at isesend namin sa iyo yung link. Okay, paki-comment mo lang dyan kung interested ka. Alas 8 ito ng umaga hanggang 9:30 lang. First time magsasama-samang muli ang ating International Church. Ayan, salamat sa Panginoon. Kasama ang J Comfy Philippines. Philippines, gusto namin kayong makilala. Ayan, salamat sa Panginoon. Muli, this coming Saturday, June 26.
Philippine time, alas 8 ng umaga. Gising tayo para sa salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos! Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon. Ma'am Ruth, good evening po. Hansel Blancas, good evening. Tuloy-tuloy. Comfy break muna. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, salamat sa Panginoon sa ating Comfy Break question. Sabi doon sa Psalm chapter 32 verse 7 to 8. Yan, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Yan ang verse natin para sa ating 4 picture 1 word. Kaya mag-follow at mag-like ka na sa lahat ng tamang sagot. Praise the Lord. Congratulations sa ating mga Comfy Break winners. Salamat sa Diyos na buhay. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Ayan, binabati ko ang aking asawa, beautiful, wonderful wife. Ayan, Sister Belle, salamat sa buhay mo, Mami Belle. Ayan, hello sa iyo, Sister Yeline. Mga kapatid, kung kaka-join mo lang dito sa ating OPM, welcome sa atin, no, dito sa Jesus Comfy Church, Monday to Friday, sa alas 7 hanggang alas 8. Pupunta na tayo sa Word of God, mabibless ka dito. Magstay ka lang, makinig ka, buksan mo yung puso mo. Tanggapin mo yung salita at magbabago ito ng iyong buhay. Ayan! Thank you, Lord! Pangatlong araw na sa ating prayer and fasting. Ano pa fasting natin? Salamat sa Diyos. Tuloy-tuloy mo yan, ha? May naghihintay na pagpapala sa iyo ang Panginoon. Kaya in-invite namin kayo to have your Bibles with you. Kung may Bible ka, pakitype, I am ready. Hello sa iyo, Brother Yuri! Sister Inday Helen Dumagit, hello sa iyo, Mary Joy Pacho. Ayan, salamat sa Diyos na buhay. 1 Samuel chapter 7 verse 5 to 6. 1 Samuel chapter 7 verse 5 hanggang 6. Habang binubuksan niyo yung Bible ninyo, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa ating mga tapat at talagang buong puso bukas sa pagbibigay sa gawain ng Lord. Ayan, kita nyo naman ang mga testimony natin. Talagang buhay ang Diyos sa panahon ng pandemya. Siya ay nagpapala sa atin. Amen? Kaya bukas din tayo magbigay. Maging bukas yung puso natin na sumunod sa pagbibigay. Andyan yung GCash natin, yung video natin. God will bless you. Ito po yung susi para sa provision ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya simulan na natin na mag-support sa ministry. In-invite namin kayo, mga kapatid, at subukan mo lang. Sabi ng Panginoon, Malakay 3:10, subukan nyo ako dito. Kung di kong bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo masaganang pagpapala, wala ka ng lugar para ito'y paglagyan. Gusto mo ba ibuhos ng Panginoon? Sabi niya, ibigay mo para sa Kanya yung ikasampung bahagi. Ayan, good evening sa ating mga kapatid. Salamat po sa ating mga Faithful Kingdom Partners. Mami Salve, Sister Tina, good evening sa inyo. Salamat sa Lord. Ayan, sabay-sabay, basahin natin ang Word of God. 1 Samuel chapter 7, verse 5 hanggang 6. Sabi po rito sa verse 5, sinabi pa ni Samuel, tipunin ninyo sa Mizpah ang buong Israel at dooy ipapanalangin ko kayo kay Yahweh. Nang matipon sila sa Mizpah, kumuha sila ng tubig at ibinuho sa harapan ni Yahweh bilang handog. Maghapon silang nag-ayuno at nanangis ng ganito. Nagkasala kami kay Yahweh. Doon sa Mizpah ay nanungkulan si Samuel bilang hukom sa sambayan ng Israel. Manalangin tayo, mga kapatid. Salamat po, O Diyos, aming Panginoong buhay. Tonight, we just wanna bless and worship you. Thank you for the reading of your word, Lord God.
Thank you for pouring out wisdom and your power and your presence. Salamat din po sa kaalaman at pangunawa. Tonight, Lord, bigyan niyo po kami ng puso na nagpapakumbaba para kami ay magsisi. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang magturo, mangaral at mangusap sa aming lahat. Binubuksan namin mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong salita. Lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, praise the Lord sa ating mga kapatid. Good evening po sa ating lahat. We welcome you sa ating OPM online prayer meeting live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban, Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Matatapos na tayo simula ng Word of God, kaya tuloy-tuloy tayo sa ating prayer and fasting. At syempre, isa po sa mga dapat nating matuklasan at maunawaan kapag po tayo ay nagfa-fasting, somehow parang siguro yung ibang pangunawa natin sa fasting, Lord, hindi ako kakain hanggat hindi mo sinasagot yung panalangin ko. May mga ganun ba rito? Na para bang yung fasting is a hunger strike? Hindi po siya ganun. Hindi siya pagba-blackmail sa Diyos na, Lord, hindi ako kakain hanggang magutom na ako, hanggang hindi dumarating yung prayer ko. Fasting is not a way to force God's hand. Hindi po ito paraan, kaya tayo nag-ayon no, kasi para kumilos yung kamay ng Diyos. Kung ano yung gusto natin mangyari, gagawin niya kasi naawa siya sa atin. Naku, hindi kakain yung anak ko, gagawin ko na to. Hindi po ganun yung pinaka-motive and true meaning of fasting. We are not manipulating God into doing what we want to do. Yung mga agenda natin, hindi ganun ito eh. And hindi nagre-response si Lord sa ganung fasting. Kaya kailangan pag nagfa-fasting tayo and pray, ang isip mo, hindi ito para pilitin ng Diyos na mag-hunger strike tayo para sagutin niya yung ating panalangin. Sinabi niya yan sa Jeremiah chapter 14 verse 12. Kahit na sila'y mag-ayuno, magsunog ng mga handog at magdala ng handog na pagkaing butil, hindi ko diringgin ang kanilang panalangin. Kita mo? At hindi ako malulugod sa kanila. Sa halip, pababaya ako silang mamatay sa digmaan, sa matinding gutom at sakit. So, kahit magutom pala tayo, hindi ito yung paraan para pilitin natin yung kamay ng Diyos na kumilos sa buhay natin para tuparin niya yung mga gusto natin gawin. Para tuparin niya yung mga hinihiling natin. Hindi po yun yung purpose ng fasting. And the purpose of fasting is actually it is one way of submitting our will to His will. Na Lord, magpa-fasting ako para marinig ko po ang kalooban nyo. Hindi po yung kalooban ko yung nanaisin ko. At sa aking pag-aayuno at panalangin, mangusap ka para malaman ko kung ano yung mga dapat kong gawin. At sa ating pagpapatuloy, nasa gitna na tayo ng prayer and fasting, third day na, mga reminder and tips. Kapag nagpa-fasting ka, keep a notepad available at all times. Laging may dapat kang notebook. Kasi alam mo, sa pagbabasa mo ng Bible, habang nagme-meditate ka, habang natutulog ka, pag-gising mo, bigla ka may panaginip na alala mo, idodrawing mo yun, isusulat mo yun. Write down all the spiritual impressions from the Lord. Ibibigay yun sa'yo ng Panginoon and you want God to speak to you. Ngayon nagpa-fasting ka, kailangan isulat mo yun. Nakakalimutan kasi natin eh, tama ba? Nakalimutan ko, napanaginipan ko na to ah. Mayroong message si Lord sa akin, nakalimutan ko lang. Isulat mo para hindi mo makalimutan, and right now you expect God to speak to you and kit sa lahat, bibigyan ka niya ng reward sa kanyang panahon. So, sa atin pong OPM, mga kapatid, dito tinuturuan tayo na magkaroon ng personal devotion o yung sinasabi natin, mga journals. Ayan, salamat sa Panginoon. At dito sa pagtuturo natin, meron tayong ginagamit na pattern which is S-O-A-P. Madali lang siya, soap. Okay, pag maliligo ka, pag nakikita mo yung sabon, ako, ito yung journal ko, di ba ako nakapagsulat? Letter S, scripture. Letter O, observation. Ano yung napansin mo? Ano yung napunan mo doon? Ano yung lesson doon sa binasa mo? And letter A, application. Paano mo ito i-apply sa buhay mo? And letter P, yun yung prayer. So araw-araw, dalangin ko ma-develop ito sa ating mga buhay. This soap pattern. So ito po, letter S natin, scripture.
1 Samuel chapter 7 verse 2. Pagkalipas ng 20 taon mula nang dalhin sa lungsod ng Jearim ang kaban, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Meron pong nabanggit dito na kaban. Okay, ano ba tong kaban na to? Bigas ba to? Ano ba to? Box ba to? Ano ba tong kaban ng tipan or kaban sa Bible? Tingin ka rito. Yung kaban, ito po yung isa po siyang tawag sa kanya, it's the Ark of the Covenant o tinatawag sa ibang translation Covenant Box. Pwede rin siyang tawagin kaban ng tipan or kaban. Ito po yung isang box na kung saan dito po nakalagay sa loob nito yung jar of manna. Yung manna, ito yung kinain ng mga Israelita nung sila po ay nasa wilderness. Yung pagising nila, pupulutin nila, nakakainin nila. So, tinabi yun. Nandun po sa loob. And then, nandito rin nakalagay yung tungkod ni Aaron, ni Aaron, kapatid po to ni Moises. Kasi nung pipili po ng high priest or saserdote, yung priest or parang pare na maglilid sa kanila, ang sabi ni Lord, sige, ang pipiliin ko sa inyo ay yung merong tungkod na binunot pero mamumunga pa rin. Lahat sila, kumuha sila ng tungkod. At yung tungkod ni Aaron, yung nagkaroon ng dahon, nagkaroon ng flower, nagkaroon din ng bunga, almendra. Ayan, almonds yun. Wow, sarap. So, yun po yung staff of Aaron. Malinaw ba? So, kahit binunot na siya, namunga pa siya. And yung tatlo na yun, it speaks of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. It speaks of God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. At yung pangatlong laman ng covenant box, it is the Ten Commandments. The Tablet of Ten Commandments. So, ang ginawa ng Panginoon, pinatabi niya yun, inilagay niya yun sa isang box. Tapos, nilagyan po ng takip. Okay, ang tawag dun sa takip is mercy seat. Ngayon, bakit kailangan takpan? Kasi every time po natitingin ang Diyos doon sa box, ang naaalala niya at makikita niya ay ang kautusan. Yung Ten Commandments, yung staff ni Aaron, yung jar of manna, eh kapag nakita, tinignan ni Lord yung commandments eh. Teka, lahat sila bagsak sa Ten Commandments. So, ang nagiging puso ng Panginoon ay kaparusahan sa mga makasalanan. Kaya ginawa ng Panginoon, nilagyan niya ng takip. Ayan, ang tawag doon sa takip na merong dalawang anghel na ang pakpak ay mahaba, tawag doon ay mercy seat. Doon po winiwisik yung dugo para takpan yung kautusan at ang makita ng Diyos, yung dugo. At magkakaroon ng habag ang Diyos para hindi parusahan ng tao. Kaya pag nagbabasa ka ng Old Testament, makikita mo to, yun yung ibig sabihin nun. At ito pong kaban ng tipan na ito, ito po ang nagre-represent ng presensya ng Diyos. Kung nasaan yung Ark of the Covenant, box talaga siya, box. Kung nasaan ito, sa Old Testament po ito, ha, ibig sabihin naroon ang Diyos. Kaya every time na magmamarcha sila, naalala niyo yung inikutan nila yung Jericho, nagmarcha sila dun eh, nauna ito. Nasa unahan to ng pila. Bakit? Para papakita nun na dapat lagi mauna yung presence ni Lord. Kasi kapag wala yun, talo sila. Dala-dala rin nila ito nung sila'y tatawid ng ilog Jordan. Dahil mataas ang tubig ng ilog at Jordan, ang ginawa nila, nauna yung mga Levita, nadala-dala yung Ark of the Covenant, nahati yung ilog Jordan at nakatawid yung mga Israelita. So anong point? Ito pong kaban ng tipan, it represents the presence of God. Kapag kasama ito at nauuna ito sa mga pinili ng Diyos sa kanyang bayan, nananalo sila. Pinagpapala sila. The Lord is blessing His people. Maraming pagkakataon, ito po'y napunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tao at napunta nga ito sa kaaway nila eh. Pero kapag kaaway ang nandoon ang presensya ng Diyos, mga kaaway, example, yung mga Pilisteo, nagkakaroon sila ng malulubhang sakit. Nagkakaroon ng maraming namamatay sa kanila, yung kanilang mga bukirin, hindi tumutubo. So, yun po yung effect ng Ark of the Covenant. Ang sabi rito, 20 taon na ang nakalipas mula nung dalhin sa lungsod ng Jearim ang kaban. At syempre, ang sabi, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Well, they all have a reason to be sad. Alam mo yung sinabi dun yung nalungkot, mga kapatid? Ibig sabihin sa Amplified Bible, Israel lamented. It means they wailed.
they grieved after the Lord. Nag-iyakan sila, nagsigawan, humagulgul sila. You know why? Kasi wala sa kanila yung Panginoon. Wala sa kanila yung presence ng Lord. And para sa ating mga Kristiyano, mahirap na pagkakataon ito na mawala ang presensya ng Panginoon sa iyo. Napakahirap niyan. Kasi alam mo, sa pagwala tayo sa presensya ng Panginoon, napakadali nating atakihin ng kaaway. Napakadali nating madapa. Kasi the presence of God serves as a light, guidance sa ating buhay. Makikita mo yung dadaanan mo. The presence of God blesses us. Kaya alam nyo, kailangan natin ng presence ni Lord eh. And the point na wala ito sa mga Israelita sa panahon ni Samuel, nag-iyakan sila. It speaks of their desire na, Lord, kailangan ka namin sa aming mga buhay. My first observation. Number one, dito na tayo sa letter O. Letter S, scripture, letter O. Sulat nyo po yan sa mga notebook nyo. Meron kayo observation, good. But ito yung observation ko. Observation number one is, God wills our brokenness. God wills our brokenness to lead us back to Him. Inaalaw ng Panginoon na tayo po'y ma-brokenhearted para manumbalik tayo sa Kanya. Sino rito naranasan niya na ma-brokenhearted? Diba, dati talagang lunong-luno ka sa pag-ibig, hilong-hilo ka, bulag na bulag ka, kung ano-ano na yung mga panlulokong ginagawa sa iyo, pero sabi mo, wala lahat yan, mahal ko siya. Hindi ba? Eh pero nung ikaw talaga'y dumating sa point na niloko ka na at naunawaan mo na broken-hearted ka, kanino ka lumapit? Lord, kailangan kita, turuan mo ako, tulungan mo ako, Lord. And I believe in our life, God is allowing brokenness na tayo ay makaranas noon, na para lumapit tayo sa ating Panginoon. No wonder, si Jesus Christ, nung siya ay nandito sa mundo, anong kanyang trabaho? Trabaho to ng tatay niya, karpintero. He builds, he restores, and wala pong aksidente na yun yung kanya naging profesyon. Kasi kapag lumapit ka kay Jesus, bubuuin niya yung mga nasira at naghiwa-hiwalay na puso mo. Amen? Kay Jesus tayo lumapit. And may mga pagkakato na inaalaw niya yan. Sabi sa Psalm 34 verse 18, Amplified Bible, the Lord is near to the brokenhearted. Alam mo, kapag nababroken tayo, may mga hindi magandang nangyari sa buhay natin, tayo ay iniwanan ng ating mahal sa buhay. Gaya ng mga Israelita, wala sa kanila yung presence ng Lord. Tayo ay nabroken dahil may mga expectations na hindi na-meet. May mga prayer requests na ilang taon na hindi pa rin nasasagot. We are broken because of a medical report na hindi talaga natin matanggap. Alam mo, mga kapatid, ito ay may kapahintulutan. Inaalaw ni Lord. God wills it in our life. Para ano? Lumapit tayo sa Kanya. Ito yung nangyari sa mga Israelita. Totoo yan eh. Kapag may sakit, kapag malungkot, kapag may pinagdadaanan, hindi ba't lalo tayo lumalapit sa Lord? Pero ang point dito, totoo, kapag tayo masaya, bless ang buhay, nagse-celebrate, naisip ba natin ng Panginoon? Ito yung nangyari sa mga Israelita. In their brokenness, they lamented for the Lord. Lord, kailangan ka namin, gusto ka namin. Pagkaya pa natin, pag pinipilit mo pa, alam mo yun, hindi na tayo tatawag sa Diyos. May iba tayong tinatawagan. Minsan, sa sarili natin, umaasa tayo. And until such time na isusuko mo na, brokenhearted ka na, hindi mo na kaya, doon, lalapit ka na sa Panginoon. Sabi rito, He saves those who are crushed in spirit, contrite heart in heart, and truly sorry for their sin. Anong sabi ni Samuel nung sila ay tumangis, nung sila ay magulgol, nung sila ay sobrang broken kasi wala ang Panginoon sa kanila, yung presence? Sabi ni Samuel, si Samuel po yung propeta sa kanilang panahon, leader siya, he's the last judge. Sabi rito, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, narinig niya na ba yan? Kung talagang nagsisi ka, kung talagang pinagsisihan mo na yung ginawa mo, kung talagang magbabago ka na, alright, ganun doon, nasa Bible yun. Alisin ninyo lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahe ni Astarte.
Meron po sila kasi sinasambang Diyos, Diyosan eh. Italagan nyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang paglilingkuran ninyo. Kapag ginawa niya ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. Alam niyo kung bakit sila brokenhearted? Eh kasi simple lang, gapi sila ng mga Filisteo. Simple lang, kasi yung kanilang city were in ruins, they are destroyed, they were defeated by their enemies. Kapag defeated tayo, kapag tayo nakakaranas ng mga mabibigat na pagsubok, kapag tayo under ng parabang may mabigat na burden, under a yoke of slavery, parabang ang kailangan natin ng Panginoon, doon tayo tumatawag. And my observation number 2, pwede mo rin isulat, is God wants to be first place in our lives. Sabihin mo, first place. Sabihin mo, first place. Sino kaya first place sa puso mo? Sino bang number one sa puso mo? Kapag masaya ka, sino ang gusto mong kasama? Kapag ikay nalulungkot, yes, the given it, Lord, kailangan kita. Ito, ang sabi ni Samuel, manumbalik ka, kasi kay Yahweh. And God wants to be first place, kasi sabi niya dito, siya lamang ang inyong paglingkuran. Sinabi niya rin yan sa ano eh, sa Ten Commandments. So number one yan, you shall not worship any other gods, only me. Yun ang sinabi ng Diyos sa mga Israelita. And the point, kasi maraming silang Diyos-Diyosan. Alam nyo, yung mga Diyos-Diyosan nila, pinangalanan si Baal at si Ashtoreth. Sabihin mo lang yung pangalan, Baal, Ashtoreth. Actually, kaya gustong-gusto nito mga Diyos-Diyosan na ito, kasi si Baal is a god of weather. Sa panahon nila, agriculture, para magkaroon ng crops, harvest, kailangan ng ulan. So, they believe na si Baal ang nagbibigay sa kanila ng ulan. They bringing good crops and financial success. Sino si Baal sa context natin ngayon? Pera. Ayan. Pera. Yung si Ashtoreth naman was so attractive kasi she was the goddess of fertility. Sa panahon natin to, connected to sa love and sex. Eh, di ba yan ang gusto ng tao? Money, love, and sex. Wala na ako ibang gugustuhin. Yan ang gusto ko. Kaya ito yung naging Diyos-Diyosa nila. Ito yung naging focus nila sa buhay. Kinalimutan nila ang Panginoon. And right now, because of their hearts na wala na sa Panginoon, nasa pera na, nasa pag-ibig na sa laman, ito na ang nangyari. Sila po ay nagapi at sinako. And ginawa nila, nung sinabi ni Samuel, alisin nyo na yan. Tingin ka rito, inalis ba nila? Inalis nila. Ang sabi sa verse 4, itinapon ng mga Israelita ang kanilang mga imahen. Tinapon nila, nina Baal at Astarte. At si Yahweh na lamang ang kanilang sinasamba. Ano ibig sabihin? Tatapon ko yung pera? Hindi. Ang ibig sabihin dito, huwag mong hayaan na ang pera ang maging master ng buhay mo. Alam nyo, sinabi nung isa na yung pera is a beautiful slave. Na pwede ba, alam mo, sabi mo sa pera, gento gawin mo, gento. It's a beautiful servant. Yung pera, magagamit mo siya talaga eh. But it is a terrible master. Kapag yan ang naging master mo, lahat na lang ng isip mo, kung ano lang gawin mo para magkapera, yun ay doon tayo magkakaproblema. Makakalimutan mo ang lahat. Sabi nga, kahit pamilya mo, okay? Iwan mo, okay? Alam mo yun, basta lang sa pera para ma-reach mo yung gusto mo sa buhay. Pero alam mo, binibigyan tayo ni Lord ng liwanag. Ang sabi niya rito, itapon mo yan. Ibig sabihin, huwag mo yung ituring na Diyos. It's a terrible master. Ako, hindi ako terrible master ang sinasabi ng Panginoon. I am a beautiful master. I have good plans for you. I have plans to prosper you. Kaya observation number 3 sa istorya na ito, true repentance leads to change of actions. True repentance leads to change of actions. Yung tunay pong nagsisi, sinasabi natin na si Lord yung master natin, itatapon mo na, tatalikuran mo na yung iba. Hindi mo na sasambahin yung pera. Hindi mo na alam mo yun, hindi mo na magiging goal sa buhay is just to earn money. Sabi ni Lord, Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness
and all these things will be added unto you. Eh, hindi naman talaga, pero gusto ko, Pastor, eh, yung mabibili ng pera. Oo, thank you, Lord. Sasakyan, bahay. Kailangan mo yan? Kailangan natin yan. Pambili ng groceries, pambayad ng mga bills. Nagkakaroon ng reversal eh. Instead that we seek God first, people seek money first. Pero ang promise ni Lord, seek God first. He wants to be first place in our lives. At sabi niya, and seek His righteousness and live righteous. And all these things, idadagdag niya yan sa'yo. Unahin mo ang Lord. Ipag-pray mo, Lord, ano pong kalooban mo sa akin? Hindi lang to laging pagpapastor. God can use you in your office. Anong kalooban ni Lord sa opisina mo bilang isang empleyado? Anong kalooban ni Lord sa business mo? Hanapin mo yun. Seek God. And lahat ng pangangailangan mo, sabi niya, promise niya, hindi mapapahiya, hindi mabibigo. Ibibigay niya yun. Ang tunay na nagsisi, may pagbabago sa buhay. And ito po yung sinasabi in my last point in observation. Number 4 is, prayer and fasting helps our hearts to return to God. Helps our hearts to return to God. Kasi kapag nagpe-pray and fasting ka, makikita mo eh. Ginawa nila rito, nag-fasting sila. At ang sabi rito sa binasa natin kanina, nag-ayuno at nanangis ng ganito. Ang sabi nila, nagkasala kami kay Yahweh. Dalangin ko na makita natin yung mga kasalanan natin sa Panginoon, yung mga pagkukulang natin sa Lord sa ating panalangin at pag-aayuno. Kasi kapag tayo nag-aayuno, nire-reveal ni Lord kung ano talaga yung laman ng puso mo. Spiritually, mas nagiging sensitive ka na marinig at maunawaan yung salita. Hindi ba? Mas maintindihan mo ngayon. Bakit? Kasi pa-fasting ka eh. Hindi ka busog. Inaalala mo yung meditation mo sa Word of God. Lagi ka lang nagbababad sa mga Christian movies. Nagbabasa ng Bible. Nandun ka lang eh. Anong sabi sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10, Amplified Bible? Sabi sa verse 10, for godly sorrow that is in accord with the will of God. Pause lang tayo. Yung godly sorrow, yung pagdadalama, pagtangis, yung pagsisisi mo dun sa mga malimong nagawa, gaya ng mga Israelita, sila'y umiyak. Sabi nila, nagkasala kami. Yun yung godly sorrow, yung nahuli ka, nalaman mo, mali ka. Okay? Nalaman mo yung kasalanan mo. Produces a repentance without regret. Kapag tunay po yung ating pagsisisi, tunay po yung ating pagdadalamhati, sabi nung translation sa Tagalog. Sabi rito, magdudulot yan. Magdudulot yan para pagsisihan mo yung kasalanan mo. Yun po yung godly sorrow. Kasi may mga tao, totoo yan, kapag nahuli sa kanilang kasalanan, magsosorry yan. Sorry na. May mga ganun tao, ipatawarin mo na ako, hindi ko nauulitin. Pero kapag hindi godly yung kanyang pagsosorry, uulitin niya yun pag walang nakakakita sa kanya. Pero ang mga tao na maka-experience ng godly sorrow, magpo-produce ito, makikita yung pagsisisi. And sabi rito, it will lead to salvation. Doon makikita na ikaw nga ay ligtas. Doon mo makikita na, Lord, nagbago. Kasi nagsisi nga po ng tunay. Sabi niya rito, worldly sorrow, yung makamundo, the hopeless sorrow of those who do not believe produces death. Lahat po tayo nasasaktan, umiiyak kapag na-check. Ito mga Israelita, na-check sila ni Samuel eh. Ngayon tumatangis kayo kasi wala sa inyo yung presence ni Lord, hindi nyo ma-experience si Lord. Parang sa buhay natin, ngayon hinahanap po si Lord, pero dati lunong-luno ka dun sa gusto mong gawin, sa bisyo mo, sa mga gusto mong magpasaya sa sarili mo, lunong-luno ka dun sa relationship mo, ngayon wala na kayo, ngayon hindi na nag-workout yung business mo, wala kang work, lumalapit ka sa Diyos. Parang ganyan yung sinasabi ni Samuel. Anong solusyon? Nung nag-fasting sila, sabi ni Samuel dito, pagsisihan nyo kasi yung kasalanan, yung tunay. Ngayon, ang message nito sa atin, kapatid, lahat po tayo, kapag nagkakamali, umiiyak tayo kay Lord. Tama? Lord, patawarin. The experience
of being convicted of sin. Mayroong conviction ako, mali. Oh, alam ko na yung mali ko. Maganda yon. Pero ang mas maganda, yung experience na ikaw ay makonvict, ikaw ay mag-guilty na sa kasalanan mo, ang mas maganda, yung sorrow na yon ay magdulot ng tunay na pagsisisi. Ay, hindi na yan. Kasi may tao kasi na nag-sorry, oh, sorry na, mali na ako. Pero hindi niya pa rin binabago yung kanyang gawa. Ang message ng prayer and fasting natin para ma-reveal kung ano yung mga mali natin, yung puso natin, pagsisihan nating tunay at tayo ay magbago. Amen? So, pangatatlong tanong sa ating prayer and fasting manuals, bakit sila nag-fasting? Kasi gusto nila ng presence ni Lord. Gusto nilang manumbalik sa Lord. Gusto nyo ba yon? Mag-fasting tayo. Pangalawa, ano yung ginawa ng Diyos sa kanila? Nanumbalik ang Panginoon sa kanila nung nag-alay si Samuel, if you read the story, at hindi lang yon, biniglan sila ng Panginoon ng proteksyon at pinagtagumpay sila sa kanilang mga kaaway. Why we should fast? Bakit tayo magpa-fasting? Para manumbalik tayo sa Lord. Prayer and fasting, ginagawa niya, kinokorek niya yung puso natin, yung ating mga espiritu na makita natin kung ano yung mali sa atin at mapalaya tayo sa mga bumibihag sa atin. Ano bumibihag sa iyo? Bisyo? Kaya kang palayain kung pagsisisihan mo naman yan tunay. And I heard good news through our prayer and fasting. Sabi niya kanina, nung kasi nakita yung bagong Kristiyano, dati nagsisigarilyo ako. Pero nung naging Kristiyano, nabawasan. Tapos nag-e-cigarette na lang, yung vape. Okay. Tapos mabalitaan ko ngayon, praise the Lord, ha? Glory to God. Hindi na nagbe-vape. Ano, isda na lang daw. Ayan, isda na lang pinagkakaabalahan niya. It is the presence of God. Kung tunay nating pagsisisihan, naniniwala ko para sa iba, it is a process. And marami sa atin siguro ganito experience. Pastor, process, mawala yung bisyo? Yes, mawawala yan. Kung magde-decision tayo na tunay nga natin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. And the good news right now, meron pong kabayaran, meron ng nagbayad sa ating mga kasalanan. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, kung tayo ay magpapakumbaba sa ating Diyos, sigurado tayo ay Kanyang patatawarin at lilinisin sa ating mga karumihan. Kaya samahan niyo ako manalangin. Ito yung panahon ng examination ng ating mga puso. Lord, saan ako nagkulang? Lord, reveal to us ano yung mga kasalanan sa buhay namin. Lord, umiiyak kami kasi may mga defeats, experiences na hindi maganda. We are broken right now. Lord, reveal to us kung ano yung gusto mong baguhin. Ano yung gusto mong ituro? Alisin ang kasalanan sa aming buhay at magdesisyon. Aminin ang aming pagkakasala. Talikuran ito, repentance, 180 degrees, hindi na babalikan. Magpapatuloy na sa liwanag. Reveal it to us. And right now, the Holy Spirit will reveal it to you in Jesus' name. We're not perfect. It's from glory to glory. Alam ko may babaguhin pa si Lord sa ating mga buhay. Binago na tayo at pero araw-araw pa rin tayong binabago. I don't know, maaaring ito yung magaspang na pag-uugali, pagsagot sa magulang, pagiging madamot, maling relationship, hindi magandang relationship, unforgiving spirit, bisyo, ano man yung kasalanan na yan. Be willing to surrender. Sigurado matatagpuan mo ang katagumpayan. Pagtatagumpayin ka ng Panginoon. And if you're that person tonight, and say, Pastor, gusto ko na ito isuko sa Lord. I want God's presence. I want God with me. I want God na makita sa akin. I want the Lord in my life. First place. Maring ito yung pag-ibig sa salapi. Hindi pagsunod, pagre-rebelde o disobedient sa Panginoon. Kapatid, humingi tayo ng tawad. Kung ikaw yung tao na yan, galing sa puso mo.
bigkasin mo to. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako. Lord, isa po akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Lord, patawarin niyo ako sa lahat ng aking pagkukulang. Binubuksan ko po ngayon yung aking puso. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Kailangan kita. Maghari ka sa akin. Tinatanggap ko rin po ang banal na Espiritu para ako'y tulungan na magbago araw-araw. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa buhay na walang hanggan sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Kapatid, kung sumabay ka sa ating prayer, naniniwala ako na sa paghingi mo ng tawad sa Panginoon at tunay kang ang nagdesisyon na papasukin siya sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas, pinatawad ka na ng Lord. Bagong buhay ipinagkakaloob niya sa iyo. Yung pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Pero habang wala pa tayo doon, ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo para sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, maluwalhati siya sa ating mga buhay. Amen! Salamat sa Diyos na buhay kasi God has forgiven you. He has given you new beginnings. Bagong simula ang ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Kaya salamat sa Panginoon kung ikaw ay sumabay sa ating panalangin and 5 minutes, tapos na tayo. Pero bago tayo mag-pray, I want to challenge you na sa pagsisimula mo na to, yung tunay na nagbago kasi, yung tunay na nagsisi kasi, talagang may makikitang bunga ng pagbabago. Kaya naniniwala ako, araw-araw babaguhin ka ni Lord. Araw-araw yung ugali gumaganda. Araw-araw yung pasensya humahaba. Amen! Araw-araw yung galit talagang nakokontrol na. Araw-araw yung mga bisyo na babawasan, nawawala hanggang masiro na yan sa buhay mo. Hallelujah! Araw-araw nagiging submissive wife. Araw-araw nagiging maganda yung relationship. Hallelujah! Thank you, Lord. Hindi sa ating lakas, kundi sa grasya na ating Panginoon. Kaya samahan niyo kami manalangin. Let's pray for one another and let's pray for people na nakaramdam ng sakit. At merong sinabi ang doktor sa kanya, daranas siya ng operation, may sessions of chemotherapy, patuloy natin sila ipanalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ng katotohanan. Tunay po na ang nagsisi ay may pagbabagong makikita. Kaya Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa iyong grasya, makita po yung mga pagbabago sa aming mga buhay. Kadiliman, galing kami doon. Pero dinala mo na kami sa liwanag. At dito mabubuhay na kami sa liwanag, Panginoon. Dito sa liwanag makikita ang mukha ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. And tonight, Lord, we just want to pray sa mga kapatid namin na sobrang challenging ang mga hinaharap. Palakasin mo sila, Panginoon. Sa iyong espiritu, hindi sila susuko sa anumang pagsubok o paghihirap. Magpapatuloy silang tapat hanggang wakas. Sa mga kailangan ng session sa kanilang chemotherapy, Lord God, matatapos nila yon na maluwalhati at sila ay patuloy mo po, Panginoon, palalakasin, ipoprovide mga pangangailangan, paggagalingin. At Lord, they will be clear from any cancer in the name of Jesus. Pinapalayas na namin, dinidissolve na, buong katawan niya nililinis na sa pangalan ni Jesus. And even people who are watching na may COVID, nag-positive, Father, mas makapangyarihan ka sa bakuna. Mas makapangyarihan ka sa face shield at face mask. Sa pangalan ni Yesu Cristo, lukuban niyo po kami ng banal niyong dugo, protektahan niyo kami laban sa mga sakit at virus na yan. And Lord, we thank you, Father, in the name of Jesus, for the healing. Itong COVID patient na ito, nasa ICU, nasa facility, naka-quarantine sa tahanan, in Jesus' name, be healed. Tanggapin mo yung, sabi mo, Amen. Amen, I receive. God is touching you. God is healing you. And for those people who are suffering na sobrang nang natatakot dahil sa mga nangyayari, mag-aalala lagi, nalulungkot, depressed, Panginoon,
Bigyan niyo po ng kapayapaan and comfort itong tao na ito. Sa mga estudyante, Lord, pour out your wisdom, knowledge, and understanding. Mag-e-excel sila sa kanilang mga gawain. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap po namin ang kagalingan, ang kalakasan, kalusugan, lahat ng pagtatagumpay sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Praise the Lord. Good evening po sa ating mga kapatid. Kung sumabay ka sa ating panalangin, we believe that sumasagot ang Panginoon sa atin. Patuloy kang maniwala. Tanggapin mo. At higit sa lahat, kung pinagsisihan na natin yung ating mga kasalanan, may pagbabago sa ating buhay. Amen. Sabihin mo lang sa mga kasama mo, may pagbabago. Ayan, salamat sa Diyos, sa ating mga kapatid, for sharing this live video. Salamat sa pag-like. Salamat po sa pagtatag ng inyong mga loved ones. Salamat sa mga nag-send ng stars. Ayan, salamat po sa mga star senders natin. God bless you. Receive your harvest. Sa ating mga faithful kingdom partners, maraming salamat sa buhay ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kung sumabay ka, tinanggap ka na ni Jesus bilang kanyang tunay na anak. Kaya salamat sa Diyos. Sabay-sabay natin bigkasin, ideklara sa ating mga buhay. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sige, mo, power is in you. Messiah is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Maraming salamat muli sa pagsama mo dito sa OPM Online Prayer Meeting Live tayo dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Roban. God bless you. Have a great night. See you again, mga kapatid.